Mga kabalita, inulan ng husto at nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa mga local thunderstorm. Sa Tantangan, South Cotabato, bukod sa ilang ari-arian, may mga pananim ding nasira. Kwento ng mga residente, umapaw ang isang sapa dahil sa lakas ng ulan at pinasok ng tubig ang kanilang mga bahay. Sa barangay New Quiapo, nagmistulang dagat ang isang highway dahil sa baha. Ang mga tumirik na tricycle tulong-tulong na itinula ng mga motorista. Sa Bukidnon naman, sandamakmak na basura at putik ang iniwan ng baha sa Valencia City Central School. Kaya ang mga guro at estudyante roon sama-samang naglinis ng eskwelahan para magamit nila ngayong araw. Ayon sa mga guro, kabilang sa mga napinsalay ang mga libro at mga gamit sa loob ng mga classroom. Mga kabalita, first week ngayon ng pagsisimula ng amihan season. Sa mga susunod na linggo at buwan, yak, nakakagat na ang lamig ng panahon. Hindi lang iyan mararamdaman ng mga taga-norte, kundi maging dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Paalala ng doktor, tuwing malamig ang panahon, asahan ang pagdami ng nagkakaubo, sipon, pangangati ng lalamunan at lagnat. Kaya panatilihing hydrated ang katawan, kumain ng masustansya at kung may hika, ituloy po ang inyong maintenance medicine. Sa ngayon, Northern Luzon ang pinakaapektado ng hanging amian, habang shear line naman, ito yon, ang nakakaapekto dito sa may Central Luzon at Southern Luzon. Sa mga susunod na oras, malaking bahagi naman ng bansa ang makakaranas ng pag-uulan base iyan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang bahagi ng Metro Manila. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 AM sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.